Sa video nga na ito mga ka-jungle ay isi-share ko sa inyo ang limang halaman na swerte sa ating mga tindahan. Kaya naman kung gusto niyong malaman kung ano ang mga halaman na ito, tapusin niyo ang video na ito. Hello everyone, hello mga ka-jungle. Sa video nga na ito na pampaswerteng mga halaman ay isi-share ko sa inyo ang mga halaman na pwedeng ilagay na pampaswerte sa ating mga tindahan. So specifically sa mga store, kung may business kayo tulad ng mga tindahan, maganda ito ilagay dahil naghahakot ito ng swerte o naghahakot ito ng pera sa ating tindahan, katulad ng positive energy at iba pang mga aspeto ng pampaswerte. Kaya naman, ready na kayo mga ka-jungle? Isishare ko na sa inyo ang limang halaman. Ang top 5 na halaman na pwedeng ilagay sa ating mga tindahan o store ay ang ating Lucky Bamboo. So, ang Lucky Bamboo mga ka-jungle ay napakaganda. So, nagbibigay po siya ng positive energy sa ating tindahan kapag ilalagay po natin siya sa ating kaha, sa may bandang kaha sa ating tindahan. And then, maganda po siyang decoration aside sa pampaswerte po siya. And then, nag-aakit po siya ng mga customer dahil nga ang Lucky Bamboo, it symbolize po ng wood element which is abundance and prosperity. So, ang ating mga Lucky Bamboo, lalo na kapag nakatarintas siya o di kaya nasa tubig na may red ribbon, so nagbibigay po siya ng swerte sa ating mga tindahan. Kung mapapansin niyo mga ka-jungle, ang ating mga Chinese na mga kababayan dito sa Pilipinas ay may mga tindahan tayo na napapansin na merong mga halaman sa loob ng kanilang tindahan, kaya naman naglalagay sila ng ganitong mga plants para mas mapaswerte nila ang kanilang tindahan. So, ang top 4 naman na halaman na pampaswerte na pwede mong ilagay o ipasok sa loob ng tindahan, itong ating mga jade plant. So, sa kanya palang pangalan, so nagsisimbolo po siya ng pera ang ating mga jade plant. And then, maganda po siya sa ating kapalaran, lalo na sa may mga business tulad ng mga tindahan. And then, magaan po siya sa mga customer. Nag-aakit po siya ng customer according to Feng Shui, which is may bumibili sa inyong tindahan. So, ayun, maganda po siya ilagay sa may kaha o di kaya sa labas ng inyong tindahan, yung ating mga jade plant. Aside sa pampaswerte ang jade plant, ito po ay succulent plant. Kaya nga lang po, mahirap po siya alagaan dahil po isa po siyang succulent plant. Sa lahat ng mga succulent plant, mahirap po alagaan. Kaya naman, be mindful na lang tayo sa pag-aalaga ng ating mga succulent katulad ng mga jade plant. At ilalagay lang po siya sa direct and indirect sunlight. So, ang top 3 naman na halaman na pampaswerte na pwedeng ilagay sa ating mga tindahan o pwede sa labas ng ating mga tindahan. Kasi ito, actually, tumutubo lang ito natively here in the Philippines. So, ito po ang four-leaf clover. So, itong apat na dahon ay nagsisimbolo po siya ng lucky charm. So, pag meron po kayo nito sa inyong mga tindahan, umaakit po siya ng customer. Dadami po ang inyong mga customer at magiging maganda po ang relationship nyo between you and your customer at palagi po silang babalik sa inyong tindahan according to the Feng Shui. Maganda po ang pasok ng salapi kapag meron po kayong apat na leaf clover or four clover na halaman. So, ito po ay napakaganda mga ka-jungle para lamang po siyang damo at tumutubo lamang po siya kahit saan sa puno or sa bato. So, kung mapapansin nyo, yung mga movie, may mga movie kayo na napapansin, di ba? Meron mga ganito na pinapakita na lucky charm at may mga AI picture na pag nag-research kayo, yan yung lumalabas yung mga clover kasi pinakamaswerte ito sa business. Pwede po siya sa indirect sunlight. So, ang top 2 naman na pwedeng ilagay o kailangan talaga na meron kayo sa loob ng inyong mga tindahan o may mga business kayo ay ang ating mga money plant. So, ang ating mga money plant, sa kanya palang pangalan ay pera, di ba? Money. So, it gives prosperity. Nagsisimbolo po siya ng pera. At nadadagdagan po yung inyong kita every day. So, nalalampasan po ninyo yung kota nyo kapag meron daw kayo nito. And then, maganda po siya sa mga oportunidad na dumadaloy sa inyong tindahan. So, yun. Like, yan yung pinaka-simbolo niya. And then, kapag nasa loob siya ng inyong mga tindahan, pwede niyo po siyang ilagay sa south-facing window. Mas napapaswerte pa po yung ating mga money plant kapag nasa tubig po siya. Like watering money plant, ilalagay po siya sa tubig.
At saka papalitan niyo po yung tubig every day para hindi po siya pamugaran ng mga lamok. So yung mga lamok kasi malas yan. So di ba? O mga kitikiti. So dapat araw-araw ang pagpapalit ng tubig kapag nasa tubig yung money plant natin. Top 1 naman na halaman na pinakamaswerte na ilalagay ninyo sa inyong tindahan, dapat meron kayo nito ang mga snake plant. Tinatawag din ito na millionaire plant sa ngayon. Kasi nga, according to Feng Shui, dahil malapad po ang dahon, hindi lamang po siya nagbibigay ng swerte, nagbibigay po siya ng protection sa ating tindahan. For example, may mga malas o evil eye. For example, yung katabi niyong or harap niyong tindahan ba or kompetensya niya ay ayun, nag-evil eye sa inyo, so puprotektahan po kayo niyan. So kumbaga, siya po yung pinakamaswerte sa lahat ng halaman sa tindahan. Meron po kayong mga snake plant, maaari po kayong maglagay sa inyong mga tindahan o sa harap at sa loob. Yun mga ka-jungle ang halaman na pwedeng ilagay sa inyong tindahan na pampaswerte. And disclaimer lang mga ka-jungle, ito lamang po ay based sa ating feng shui. So, I am not a feng shui expert here, pero nagsisearch po tayo para may share ko din sa inyo kung ano ang mga halaman at best na plants na pwedeng ilagay sa tindahan. So, depende lamang po kung maniniwala po kayo. Yung iba naman hindi naglalagay kasi malamok daw, may mga lamok na ano, intindahan. Iba naman parang pa-design lang. Pwede niyong ilagay, actually, hindi lang naman sila pampaswerte, kundi pampaganda din ng ating tindahan, mga design, mga ganon. So, hindi po siya plastic. Mas maganda po yung totoong halaman na ilalagay natin sa tindahan. Kung nasa inyo pa din yung sipag ninyo sa pagtitinda, sa pwesto, kung saan nakalagay, alam naman, sa bundok kayo nakapwesto, tapos maglalagay kayo ng halaman, wala pa rin bibili kasi sa bundok kayo nakapwesto. So, depende pa din yan, mga ka-jungle, kung saan nakapwesto ang tindahan. And then, parang bonus na lang po ang ating mga halaman. So, yun mga ka-jungle, ang mga plants na swerte sa tindahan. And I hope may natutuhan na naman kayo in today's video. And I hope nagustuhan ninyo and i-share ninyo sa mga may mga tindahan dyan para i-mention nyo yung mga tita nyo na may mga tindahan. Kasi ako, may tita ako na may tindahan, i-mention ko din siya dito sa video na ito. So yun mga ka-jungle, maraming salamat sa panonood and I will see you next episode and I will see you on next episode na pampaswerte. Dahil, because more plant, less stress. Hello everyone, hello mga ka-jungle. Road to 1 million na po tayo mga ka-jungle dito sa Facebook page natin and I'm so very happy and na-overwhelmed po ako sa inyong mga suporta at sa pagtatangkilik po sa ating Mark of the Jungle plants. And I would like to thank everyone sa mga nag-subscribe, nag-follow po sa ating Facebook page at nanonood, lalo na sa mga nanonood kasi na-appreciate ko po na nagugustuhan niyo ang aking mga video. At road to 1 million na po tayo at hindi ko po ito inaasahan na papunta na po tayo sa akalain niyo 1 million na followers. So marami pa po tayong gagawin ng mga videos at mga ideas about planting tsaka mga benefits ng mga plants. Ayan, tutok lamang po kayo mga ka-jungle and I'm so very happy. And ayan, wala na akong masabi. Thank you so much at God bless.